ika-50 anibersaryo ng National Music Competitions for Young Artists o NAMCIA ay kanilang inihahandog ang Gintong Pamana, the 2023 NAMCIA Festivals and Competitions. At kaugnay niyan ay makakasama natin ngayon si Sir Ronan Ferrer, isang Doctor of Musical Arts at ang Program and Artistic Director ng NAMCIA. Good morning, sir! Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Morning po. Alright. Good morning, sir. Bilang panimula, no? Opo. Sir, para sa mga hindi pa gaanong pamilyar sa NAMCIA, ano ba itong NAMCIA nito? At ano yung mga layunin nito? And can you give us a brief history kung paano ito siya nagsimula? Opo. So, ang National Music Competitions for Young Artists, or NAMCIA, was formally organized in 1973 under Presidential Proclamation 1173 and was amended in November 1988. Ito pong presidential proclamation na to designated the last week of November of each year as the National Music Week with the NAMCIA competitions as the main highlights of the celebration. Noong 2001 naman po, Presidential Proclamation number 80 affirmed the mission of NAMCIA for the nation's young artists. No, bali ang mission and vision po ng NAMCIA is to be the main agent in the advancement and fostering of our diverse musical heritage. Ang mission po ng NAMCIA is to identify and nurture outstanding young Filipino musicians through nationwide competitions, publications, festivals, and workshops in readiness for professional music careers. So, Filipinos are truly talented in the field of music, and we believe that talents need to be supported and nurtured at the beginning stages of the advanced levels. Ano po? Ngayon, we have good news po. RA 11915 designates the National Music Competitions for Young Artists, or NAMCIA, as the Philippine Youth National Youth Development Program for Music, which will serve as the conduit for the discovery of outstanding musical talents in the country, the development of musicians, the preservation, development, and promotion of Philippine music as an art form, the program of research, documentation, and publication of Philippine music for dissemination to schools and the general public. All right, okay. So, habali po ang goal po. Yes, Sir Ronan. Opo. Na-mention niyo po na may mga competitions po, no? Meron po bang, ano-ano po mga categories nito? Hinanda niyo po to this year. Paano pa sumali dito para sa ating mga ka-RSP na interesado? So we have 12 categories po for this year. Ano po? We have senior choir and children's choir, composition, junior guitar, senior piano, children's solo rondalia and junior rondalia, senior strings, bali violins po, and lower strings, viola, cello, contrabass, traditional music, senior voice, and woodwinds open category. Bali, pumunta lang po sila sa Facebook page and web page po ng NAMCIA at makikita po nila doon yung mga guidelines and pati po yung application form para makasali po sila dito sa ating pong competition for this year. Mm-hmm. Sir Ronan, sa inyo pong ika-50 taong anibersaryo, magkakaroon po ba kayo ng mga concerts? Ano-ano po yung mga pakulo po ninyo na gagawin? Oh, yes po, meron po tayong marami po tayong inihanda na concerts and festivals po for this year. So meron po tayo, ilan po sa mga major projects po namin this year ay Bata ang Bukas, The Children, Our Future, Children's Choirs in Focus po. Ito po yung magaganap po sa Ayala Museum sa April 29, no? Featuring, ito po, natutuwa po kami dito kasi i-feature po namin dito ang UP Cubans and Seraphims. And sila po isa sa mga nauna naming competitors, no? Participants noong 1973. And then we have the Balon Dagupan Children's Choir and the famous Lobok Children's Choir. So meron, aside from concerts, meron din po tayong workshops. We're actually having a workshop on March 29. Kasama po rito yung si Ma'am Teresa Montes ng UP College of Music po. Percussion workshop po ang kanyang gagawin at i-feature po niya rito ang pulso ng musika, ang rhythmic patterns po, no, ng Pilipinas from the north to the southern part. Tapos meron din po tayong festivals. Magagana po itong mga festivals ng natin kasabay po ng regional competitions natin. So we have regional competitions starting from August 26 and lahat po ng Sabado ng Setyembre. Meron po tayo sa South Central, Mindanao, meron tayo sa Northern Mindanao, meron tayo sa Visayas, meron po tayo sa Northern and Southern Luzon, and of course, sa National Capital Region. So kasabay po ng mga competitions, meron din po tayo music festivals na magaganap.
And then, of course, we also have our publication. So we are going to be launching our publication in the latter part of the year po. Dito po sa mga publications, kinocollate po namin yung mga kinocommission po na pieces ng NAMSIA from our budding and established composers. Tapos, dinidistribute po ito sa ating mga public schools and to the help din po of the National Commission for Culture and the Arts. Okay, sir. Okay. Since ang goal nga ng NAMSIA, eh, na-mention nyo kanina, ay makadiscover ng young artist, very curious po kami, sino ba mga musicians na kilala na ngayon na hindi alam ng marami ay sumali din para dyan? Well, although kanina sinabi mo, Lubok, alam ko yan, Lubok Children's Choir, pero meron po bang mga musicians pa na sumikat dito? Yes, ma'am. So, meron po tayong mga pianists like si Rowena Arrieta po na naka-based na po siya sa Amerika, but she's still actively performing. And then we have Joviani Cruz, Joseph Esmilio na violinist po, isa po sa mga sikat na tenor, si Noel Velasco na naka-base rin po sa Amerika pero nanalo po siya sa Luciano Pavarotti singing competition and napakaganda po ng karir niya bilang isang operatic tenor. And then sa sopranos po, meron din po tayo si Andion Fernandez Ching na naka-base sa Germany. At dito naman po sa Pilipinas, meron po tayo isang sikat na soprano po natin, si Miss Rachel Garudias. Meron din po tayo mga choirs, no? Yung University of the Philippines Singing Ambassadors, or UPSA, yung Ateneo de Manila College Glee Club, UPCC, or University of the Philippines Concert Chorus. And ang current president po ng NAMSIA, si Renato Lucas, who is cellist, siya rin po isa sa winners. And meron pa po si Antonio Maige na flutist. So marami po talaga naging products na ang NAMSIA throughout its 50-year history po. Alright. Oo. Sir Ronan, mensahe na lamang po pala sa ating mga ka-RSP and invite them also to support and participate po sa inyong mga upcoming events po. Yes, maraming salamat po. Sana po isuportahan po ninyo ang National Music Competitions for Young Artists or NAMSIA. Marami po kami mga projects na naka-line up. And visit nyo lang po ang aming Facebook page, ang aming web page. And meron din po kaming Insta and Twitter and YouTube account. So yun po. Sana all po right. Supportahan po ninyo kami. Maraming salamat po. Maraming salamat Sir Ronan Ferrer, a Doctor of Musical Arts at ang Program and Artistic Director ng NAMSIA. Stay safe po.